Welcome back sa Unang Hirit. Going mas healthy ang creamy ulam na pastel. Dahil ang ating main ingredient, hindi manok, kundi mga gulay. Hoy, Bet! Paano nga ba lutuin ang veggie pastel? Nako, Chef JR, ituro mo na sa amin yan. A blessed morning, mga kapuso. Bilang ama, I try to influence my son's diet by introducing him with more plant-based meals. So for this morning, share ko sa inyo ang aking veggie pastel. And ito yung isa sa mga recipe na mas madaling kumilos kung bago nyo buksan yung inyong kalan, is prepared na yung inyong mga gulay. So for this, akin munang babalatan at hihiwain yung ating singkamas, patatas, carrots, and ating aromatics. Ready na yung ating mga ingredients. And yung ating patatas, carrots, and singkamas, binabad ko lang sa ating water para hindi lang sila mag-discolor. Ilalagay ko na yung ating mantikilya. Ilalagay ko na at uunahin yung ating bell pepper. It's unusual kasi purpose ko dito is pababanguhin ko lang yung ating mantika, pero tatanggalin ko rin siya after. Bali, ini-infuse ko lang ng lasa ng bell pepper yung ating mantika or mantikilya. Ayan. Mainit na ulit yung ating mantika. Magkakasabay na yan yung ating patatas, singkamas, at carrots. Ilalagay ko na sa ating mainit na mantikila o mantika. Pwede na rin nating lagyan ng konting patis. And of course, pepper. After that, ilalagay na rin natin yung ating aromatics, yung ating sibuyas, at bawang. At this point, ilalagay ko na rin yung ating all-purpose flour. Ito yung parang tutulong sa atin mamaya na magpalapot doon sa pinaka-sauce or salsa ng ating dish. Mga 2 tablespoons ng harina. So nakita nyo naman, nagkaroon na ng magandang browning yung ating pan. Ilalagay ko lang yung ating mushroom. And of course, water or stock. Season pa natin ng ating fish sauce, pepper, and sugar. So nakita nyo, ayan, lumapot na agad yung ating sauce. And then finally, bago natin siya takpan, yung ating evaporated milk. So mga kapuso, tanggalin po natin yung siguro yung pag-iisip na kailangan para maging masarap yung pagkain, kailangan may karne or any sort of protein. I'm pretty sure na once na nakuha natin yung magandang combination ng ingredients with color and texture, ma-appreciate pa rin, lalong-lalo na ng mga anak natin. Getting them exposed with more vegetables as early as possible, eh magkakaroon sila ng appreciation doon sa mga bagay na sustainable at syempre, healthy and healthy. Ilalagay ko lang yung ating green peas and then itatop natin yung ating green and red bell peppers. We should be ready to serve. Ayan, luto na ang ating veggie pastel.